Kumusta mga katropa at welcome sa Pinoy Sports Hype. Nagtapos din sa di makapigil hiningang triple overtime ang knockout quarterfinals game ng NorthPort Batang Pier at NLEX Road Warriors. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag niyo po munang kalimutang mag-click sa subscribe button at bell notification sa ibaba para lagi kayong updated sa mga video post ng channel na ito. So going back, nagwagi nga ang NorthPort Batang Pier laban sa NLEX Road Warriors sa kanilang quarterfinals knockout match. Pero hindi ito naging madali dahil akalain yung umabot pa ito ng tatlong overtime. So talagang sulit ang bayad sa ticket kung nanood ka dito ng live sa game na ito. Walang may gustong bumitaw at mag-early Christmas vacation. Ang malupit pa dito, yung layup ni Sean Anthony ang nagbigay ng tatlong kalamangan pabor sa NorthPort. Mayroong 12 segundo ang nalalabi ng third overtime. At nagtapos ang laban sa score na 126-123. So after nga nung layup ni Sean Anthony, wala na, hindi na nakascore pa ang NLEX. So gumawa nga si Anthony ng kabuuang double-double performance na 30 points and 11 rebounds. And konting trivia lang mga katropa, ito ang pang-13 beses na umabot ang game ng triple overtime sa history ng PBA at pang-4 na beses sa quarterfinals na sinibak ng pang-8 ang numero 1 sa standing ng quarterfinals. Kaya naman total upset itong nangyari. Kaya nga totoo ang kasabihang bilog ang bola pagdating sa basketball. Di na rin bago kay Anthony ang ganitong sitwasyon dahil nga kabilang din siya sa dating Powerade team na tumalo sa BMEG noong taong 2012. So back then, kakampi pa ni Sean Anthony during his rookie year dito sa Team Powerade si Gary David, na Marshall Lassiter, and sina at si JB Casio. Ito yung mga teammates niya noong time na yon. At nagambag din si Christian Stan Hardinger ng monstrous game na 33 points at 23 rebounds for the record, 61 minutes na naglaro ang mamang ito. So, pinakamatagal na naglaro for a local in a single game sa history ng PBA. Grabe, kayod kalabaw talaga. And syempre, nandyan din ang kanilang import na si Michael Qualls na kumamada ng 31 puntos at 21 rebounds. Kaya talagang dito mo masasabi na nagdala talaga sa NorthPort ay yung kinatatakutan ni Coach Yeng Giao na Big 3. So, yan nga yung kinatatakutan niya. Sinabi niya yun sa interview sa kanya. And yun, pumutok naman yung Big 3. Kaya talagang ito yung nagdala sa NorthPort. Sa NLEX naman ay gumawa ang kanilang import na si Manny Harris ng 43 points and Kiefer Abena na nagdagdag ng 22 puntos. At ngayon, kung kayo ang tatanungin, ito, makakaharap ng NorthPort sa semis ang Barangay Ginebra. Ngayon, kung kayo ba ang tatanungin ko, makakalusot kaya sa semis ang NorthPort laban sa Barangay Ginebra? May chance kaya? So, huwag po niyong kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ibaba para sa mas madami pang kwentuhan sa channel natin ito. Salamat sa pagbisita at mabuhay ka kaibigan.